Hello mga guy, good morning. Alas 4:30 mga guy. Biyahe tayo papuntang Tanay. May mga kasama tayo, puntahan natin sila. First time ko rin na ilo-long ride yung Bergman. Medyo long ride. Mano lang naman San Mateo to Tanay. Pero ayun, testing natin, may mga paahon, cornering. Pero hindi man ako masyadong nag-cornering na yung higang-higa talaga. Hindi man ako nagkaganon. Pero tingnan natin performance ni Bergman. Let's go! Una kong papakita sa inyo sa Bergman ay ayan, from the time na nag-full tank ako kahapon, 2.2 kilometers na agad tayo. Konti pa lang naman. Tingnan natin kung ilan yung tatakbo natin at gano'ng karaming bars yung mauubos. Ayan, alis na rin agad tayo. Hinihintay na ako ng mga kasama ko. Ayun, bale, sumulang ko itong ano. Good morning po. Bale, sisimulan ko itong biyahe natin. Pagkwento sa inyo about sa 3-month experience ko sa Bergman. Medyo nagtataka ako mga guy dun sa mga nagpo-post sa ano, sa groups na iba wala pang 1 month, sira na yung Bergman. Meron pa nga yung ubos agad yung battery. Natingin ko pinagmumulan, baka binubuksan yung battery, ino-on yung motor pero hindi ini-start. Baka iniiwan nakabukas yung ilaw or nagcha-charge ng phone habang di nakastart makina. Ako, ano, yun ang iniisip kong pinagmumulan nun. Bukod pa doon yung baka may mga nilagay na something sa ano na nakadirekta sa battery, alarm, may maling connection. So sa ngayon, punta na muna ako doon sa meetup place namin. Ayan, dito na kami sa ano, sa Tanay. Tanay Shell. Doon sa Shell, sa San Mateo. Tatlo pa lang kami. Sabi, 5 a.m. siya. Tok lang. Ayun, inintay pa namin yung iba. A few moments later. Ayun na, gawin na kami. Bali, 5 motor kami. Kulang kami ng isa. Busy yata si Tata, si busy, may bebe time daw. Eto, nasa unahan natin si Pastor Lucky, naka Yamaha N-Max. Tapos si Kuya Emmer na naka Suzuki Smash. Tapos sa likod naman natin, meron tayong Yamaha Aerox sa likod, tsaka Yamaha Miyuso. Ayos. Ang gusto ko talaga ipakita sa inyo dito, wag lang ako ipapahiya ng Bergman, ano? Kasi marami kasi sa akin nagsasabi na mahirap sa Bergman, hindi mo pwede i-banking yan. Pero syempre, siguro may limitasyon lang din, pero pwede naman. May limitasyon lang, kahit naman N-Max na malaki ang gulong o Aerox eh, pag mali ang pag-banking mo, pagka yung hiniga mo talaga ng sobra, tutok pa rin yan. Dami-daming video dito sa Marilaki na dumugas kahit Aerox pa yan, kahit Sniper pa yan, kasi hindi naman dinesign itong mga to para ihiga mo talaga ng sobra eh. Ito mga budget na bikes natin, parang ano lang to, takbo lang kami sir. Mahiya naman tayo dito sa mga big bikes na talaga pwede mo ihiga, no? Mga pang-racing talaga. Yun, kung gusto mong gawin yun, yun ang gawin, ang bilid mo. Saka syempre, papalit ka ng gulong na makapit talaga. Yung pwede talaga sa cornering na matindi. Hindi ka mananalo pag sa buhay. Hindi mo na malaman sa luhubot ang lakas pag wala ka na mahuhuhu.
Tapos eh, tignan din natin yung performance ng Bergman sa iba pang aspect sa power, speed. Tignan natin kung okay naman siya pag-ride. Mahilig ko mag-ride-ride sa mga ganito, Tanay ang pupunta namin. O Sierra Madre yata. Hindi ko alam kung Tanay o Sierra Madre. Sumusundan ko lang si Pastor. Kaya dali ng Bergman sa ganito, very ano siya, very comfortable. Hindi siya kakadjot-kadjot. Tapos ayos yung suspension. Sa mga ganito, mga patag, mga tawag dito, mga road. Kasi sa off-road, doon ako nag-aalangan dito. Isa kasi pag naglalabong ko kami, mga napupuntahan akong rough road eh. Ano, parang minsan talaga gusto ko mag-upgrade na dual sport tire. Kasi maliit na nga yung gulong niya, tapos hindi pa pa off-road, tapos dadaan ka sa ganun, di ba? So, nakakaalangan. Siyempre, pag gano'n, hindi stable ang takbo mo. Pero pag ganito, sarap. So far, hindi ko maramdaman talaga yung sinasabi na madulas daw, malikot, yung Bergman. Kapit nga ng gulog niya eh. Saya ka dalit. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sir, kung mga ganyan-ganyan lang naman na banking, hindi ka naman kakarera. Oh, ganyang likulang. Hindi ka naman dudulas dito sa Bergman. Tamang likulang din. Yung sinasabi nilang maliit yung gulong at delikado. Ang tagal na ng Bergman, mga guy, 1998 pa to sa Japan. Ngayon talaga design niya. Wala naman akong nabalita na mali yung design ng Bergman. Ito na yung kasama natin ngayon. Ito, may Vespa. May sunod, oh. Yeah! Ah, Vespa ba yun? Gusto mo ang Vespa. Sayo. Woohoo! Saya mag-ride mga sir pag ganito. Kasi kasabay. Kasi weekday ito eh. Mga ganyang likuan o. Saksuhan na mga sir. Ayos oh. Eh, natontuwa na. Mabagal ang Bergman talaga. Tagal nga umabot ng 80 na ito eh. Alam, sinasabi ko sa inyo, naka full throttle na tayo, 60 lang. 56, bumaba pa. Hirap na hirap yung Bergman mga sir. Yun lang ang, ano, ang cons, isa sa cons ng Bergman talaga. Ayun, yun naman, kung nag-aalangan ka sa mga ganon, kung ang lugar nyo eh, puro paakyat, joke lang. Walang pababa. Hindi, pero kung yun niya, kung puro paakyat, ayaw mo nang nahihirapan yung motor, huwag Bergman. Marami namang iba. 150cc ka at least.
Kung gusto mong 125, yung click. Nasa ko na yung click. Kahit packet yun, okay yun. Kahit 125 lang siya. Ayun, dumara tayo dun sa parang zigzag. Okay naman. Medyo basa pa nga kalsado mga sir kasi nga maambun eh. So, yung gulong please lang huwag nyo lang tiraan yung so, yun, yung gulong maniwala kayo sa akin na okay yung gulong ito kahit maliit. Tapos ayun, sugar tipid sa gas, ayun o. Listed to na as 53 kilometers per liter. Eh, hindi ko naman ilam kung nakailang liter na tayo. Pero so far, nasa 51 kilometers na tayo. Pero, ano pa rin, full bar pa rin. Full bars pa rin ang ating bird bar. Euro, gulat ako kaya kala ko smash. 110 pero ang bilis. Cargado. Aerox, cargado. Cargado yung rider. Cargado yung rider. Oh, si Kuya Emek, kung kailangan nyo ng ano, vocalist na matindi. Banda, no? Nag-extend pala sa ito yung NMAX niya, Pogi. Oh. Ang ganda ng upuan, no? Tara, video tayo. Selfie kayo po. Hindi ko mag-lock ng phone. Para kasi ito, Aerox. Mayabang din to. Naka-Aerox. BNK. BNK, sir. Hindi pa kami kumain na ba kayo? Hindi pa. Wala pang kumakain. Ayun, gutom na kami. Okay dito, maluwag oh. Tsaka malamig. A few moments later. Nakalimutan kong videoan yung ano, pagkain, eto na. Ganito ang pagkain sa B&K. Tapos na, pero okay, masarap naman. Masarap naman, dito pa kami. Dalang oras kami dito eh. Ayun, umaambon pa. Ganda, best pa oh. So ayun yung Bergman. Kita naman, kaya naman. Kaya naman niya. Uy, naulan na yung helmet ko. Naiwan kong ganyan. Yun lang, sa packet talaga, bitin talaga siya. Pero alright naman. Kahit maliit ang gulong niyan. Salamat sa pagsama, basa na yung phone ko. Pauwi na kami. Like, share, subscribe na. Abangan nyo yung Bandillas page sa Facebook. Wala pa eh. Salamat sa pagsama. See you. Bye guys.